Ito na ba ang solusyon sa problema ngayon ng Lakers? Tayo ay magre-react at ating pag-uusapan ang isang trade proposal na siyang magpapapunta kay Karl Anthony Towns at kay Russell sa Lakers. At sino kaya ang kapalit? Pero bago yan, heto muna ang ating mga fast break balita. Bago pa man ang laban ng Cavaliers at ng Warriors, atin nangang ibinalita na present o maglalaro sina Green at Curry sa pagbabalik ni Thompson. Pero marami ang nakapansin kanina, bakit nga ba lumabas si Green pagkatapos ng jump ball? Actually, siya ay maglalaro. Pero yun nga lang, siya ay nagkaroon ng calf tightness sa kanilang warm-ups. At ayon sa report, hindi nga siya kasali sa starting lineup. Pero mismong si Green ang nag-insist na sana man raw siya ay makasali sa starting lineup upang makasama niya si Klay Thompson at kompleto sila sa kanyang pagbabalik sa court. At kaya pagkatapos ng tip-off, nag-foul kagad si Green at lumabas upang maiwasang lumala yung kanyang dinaramdam. Pero ang mahalaga, kompleto sila sa pagbabalik ni Klay Thompson. At samantala, bumuhos naman ang suporta kay Klay Thompson. Masaya si Jason Tatum sa pagbabalik ni Klay Thompson. Ayon naman kay Jamal Murray, siya raw ay nagkakaroon ng goosebumps. At ayon naman kay LeBron, siguradong iinit si Klay. At ayon naman kay Steph Curry, ito raw ay Klay Day. Welcome brother naman para kay Kyle Lowry. At ganon din si Donovan Mitchell. At nandyan din si Irvin Magic Johnson. At kanyang tinawag na Hall of Famer itong si Thompson at Superstar. At hiling niya magkaroon ng healthy season si Klay. At good luck na lang daw sa lahat ng mga team except daw sa kanyang kupunan na Los Angeles Lakers. At na-miss naman ni Patrick Beverley si Klay. At siya ay masaya sa kanyang pagbabalik. At maging si Nick Young ay nagpaabot din ng kanyang suporta. At maging sina Jamal Crawford, Keith Morris, Nate Robinson. At present din ang mga former teammates ni Klay Thompson, sina Andrew Bogut at Ezeli. Pero may ba tayo? Ito ho ang isang trade proposal upang masolusyonan ang paghihirap ngayon ng Lakers. Sa trade scenario na ito ay matatanggap ng Lakers sina D'Angelo Russell, Karl Anthony Towns at Taurean Prince. Matatanggap naman ng Minnesota sina Anthony Davis at Russell Westbrook. Sa ating nakaraang balita, nakipag-usap na nga ang Lakers sa mga executive ng ibang kupunan patungkol nga sa pag-trade kay Russell Westbrook. At tungkol naman kay Anthony Davis, as of now walang mga rumors na siya ay papakawala ng Lakers. Pero ayon mismo sa mga eksperto, kinakailangan ng pakawalan si Davis dahil tapos na ang kanyang trabaho sa Lakers. Kumbaga, tapos na siyang pakinabangan. Dahil sa ngayon ay nagiging prone injury na nga siya. Totally mga sir, ako ay pabor sa trade nito. Magkakaroon ng bagong big man at point guard ang Lakers. At kung pag-uusapan sa ngayon, di hamak naman na mas lamang sa shooting sina Russell at Karl Anthony Towns. Definitely mga sir, maganda ang trade proposal na ito. Pero ang malaking katanungan, papayag nga ba ang Minnesota na matatanggap nila sina Davis at Westbrook? Para sa inyong mga sir, ano ang komento nyo? Ito ba ang solusyon sa problemang kinakaharap ngayon ng Lakers? Mag-comment lang sa ibaba. Para sa mga fast break balita, tumutok lang palagi. Huwag kalimutang i-like, i-share ang ating video at mag-subscribe sa mga bago lang dyan. And as always, maraming salamat to sa panunod. Peace out!